isang tinaguri ang upset of the year ang naitala ng isang Pinoy sa pagdayo nito sa lugar sa Thailand upang hamunin ang kanilang boxing hero at isang Thailand greatest of all time fighter. Salamat sa inyong pagbabalik mga kaboxing dito sa A3 Boxing TV. Kung ngayon ka lang napanpad sa ating channel na puno ng bakbakan, paklik na lang ang subscribe button, bell icon at all para lagi kang updated sa mga bago nating uploads araw-araw. Ang Thailand ay kilala na sa medyo pagkakaroon ng hindi pantay na desisyon, lalo na kung boxing na ang pag-uusapan. Kaya nakatatak na talaga sa puso ng mga Pinoy na dapat makakuha ng knockout sa tuwing lalaban sa lugar na ito upang manalo. Nagkatotonga na nauwi sa knockout ni Sunny Boy Haro si Pung Sang Lik Woon Jung Kam para kunin ang WBC Lineal at The Ring Magazine flyweight title. Bago natin umpisahan ang buong laban, ito muna ang mga backgrounds ng dalawang fighters. Si Woon Jung Kam ay ranked number 10 sa pound for pound na rating at isang beses lang natalo sa loob ng 15 years. Ngunit, dinulat siya ng isang challenger na Pinoy sa pamamagitan ng pagtumba sa kanya sa unang round, ang apat na round, at tinapos na ito ni Haro sa ika-anim na rounds. Si Haro ay may 34 wins, 10 losses, 5 draws at may 24 knockouts. Isang dating two-time junior flyweight title challenger at itinuring na journeyman na napakaliit ang tsansa na bawiin ang trono ng pinakamatanyag na Thailand fighter sa mga dekada. Ngunit ang 34 years old na si Woon Jung Kam, may 83 wins, 4 losses, 2 draws at may 44 knockouts ay nagulat at walang maisagot para sa mga atake at lakas ng mga binitawang suntok ng Pinoy na si Sunny Boy Haro. Tara na at panoorin natin ang nangyayari sa buong laban. Dito sa round 1 pa lang, nakita na ang chance na kayang idikta ni Haro ang laban gamit ang pagka-agresibo at come-forward na style. Nakitang-kita na sobra ito para sa defending champion. Dito nakakuha na agad si Haro ng knockdown.ไม่ต้องไปโมโห
sa round 2 at 3 ay maganda naman ang pinakita ni Won Jong Kam kumpara sa nangyari sa unang round. Ngunit pagdating dito sa 4th round, napabagsak ulit ni Haro dito ang champion. พอสมควรเลยทีเดียวครับมาดูซ้ายของสัตว์เล็กแกก็ทำท่าจะอ่อนแล้ว
Sa 6th round, dito na nakuruhan ni Haro ang Thailander at hindi na siya nag-aksaya pa ng oras upang tapusin ang laban. Pinaulanan ito ng magkasunod na kombinasyon hanggang bumagsak ang champion at tinigil na ng referee ang laban dahil lupay-pay na at wala nang malay ang Thailander at dito na nagtapos ang laban. Matagumpay na nakuha ng Pinoy si Sunny Boy Haro ang WBC flyweight title. Sa pareho ding taon na 2012, bigong na depensahan ni Sunny Boy Haro ang kanyang titulo. Nagkaroon siya ng tatlong magkasunod na talo matapos nag-champion at nakapagtala din ng magkasunod na walong panalo bago natalo sa kapwa Pinoy na si Jonas Sultan. Sa kabuuan, si Haro ay may kartadang 45 wins, 15 losses, 5 draws at may 32 knockouts. Samantala, si Won Jong Kam ay lumalaban pa ng 9 na beses at nagkaroon lang ng isang talo sa Pilipinong si Rey Migrino. At siya ngayon ay nagkaroon ng record na 91 wins, 5 losses at may 47 knockouts. Salamat kung nagustuhan nyo ang video na tulad nito. Mag-iwan na lang kayo ng comment, like at subscribe. Isama nyo na rin ang bell icon at all para ma-update po kayo sa mga bago nating uploads araw-araw.